Ipinaghimay ni Dave ng katang si Samantha at pagkatapos ay sumandok ng kanin at iniaraw sa bibig ng kanyang asawa. Tinanggap lang yun ng Samantha ng walang kaimik-imik. Hey, kain na! Maangahoy pa tayo, remember? Nakailang korap si Samantha bago niya simulang kumain. Bawat subo niya nakatitig siya kay Dave. Baka naman matunaw na ako niyan. Natatawang sambit ni Dave. Hindi ka matutunaw kasi minsan ka lang naging plastic. Seryosong sambit ni Samantha. Dave reacted. Ouch! Nagtawanan silang dalawa at sabay bumalik sa pagkain. Magliligpit na sana ng kinainan si Samantha nang biglang lumating si Mang Igin. Ma'am Samantha, may naghahanap po sa inyo. Sino raw po, Mang Igin? Biglang nagdilim ang paligid sa paningin ni Dave. Troy? Paanong? Anong ginagawa mo dito? Sunod-sunod ang pag-aral ng Lermon at Samantha habang pinagmamasdan sina Troy at Dave. 10 minuto na nakakalipas nang biglang sumulpot sa kanilang pintuan si Troy. May dala itong isang maleta at isang bukay ng tulips. Tumikim sa Samantha ngunit di pa rin niya siya pinansin ang dalawa. Napapikit siya dahil naiinis na siya sa kinikilos ang dalawa. Tumayo siya sa kanyang inaupuan. Ibinagsak ng malakas ang kanyang dalawang kamay sa mesa. Napatingin sa kanya sina Troy at Dave. Samantha, magkasabay na sambit na Troy at Dave. Dahan-dahang iniangat ni Samantha ang nakayak ko niyang ulo. Napakatalim ang tinapon niyang tingin sa dalawa. Get your things, Samantha. We're going home. Dave smirked and said. You're too confident to say that. She's not going anywhere. Napasobra yata ang hangin mo ngayon sa Avedra. Ipapaalala ko lang sa iyo na hindi ka mahal ni Samantha at asawa ka lang naman niya sa papel. Mapangasal pantunan ni Troy. Tumayo si Dave at tumakad sa kinaroonan ni Samantha. Inakbayan niya ito bago siya muling nagsalita. You're not updated, Mr. Simeon. Samantha and I already dating. We're also planning to our second wedding. Our real wedding. Totoo ba mga sinabi niya? Masyado yatang mabilis. Wala pang 3 buwan-buwan ng lisanin niyong Balatangas. Mahal niyo na kaagad ang isa't isa? Natatawang wika ni Troy. Dave, iwan mo na muna kami ni Troy. We need to talk. Ani Samantha. But Samantha, you said you... Dave, please. I need to clarify something. Please let us talk. Pagsasumamo ni Samantha. Okay, I'll give you 10 minutes to settle things. After that, I want this guy out of my sight. Padabog na lumabas ng kubo si Dave. Nang hindi na matanaw ni Troy si Dave, agad niyang niyakap si Samantha. I miss you. No, I miss you so much. Please tell me na gawa-gawa lang ni Dave ang mga sinabi niya kanina. Troy said sincerely with teary eyes. Namilog ang kanyang mga mata nang dahan-dahan nila sa Samantha ang pagkakayakap niya rito. You miss me? Tumango si Troy. Bagyang tumaas ang boses si Samantha. Really? If that's the case, then why did you flirt with someone? Kumunot ang roon ni Troy. Hindi niya alam kung ano mga sinasabi ni Samantha. Ano bang pinagsasabi mo, Samantha? Wala ako naging kalandian. I was too busy on my business and I was too busy finding your location. Saan mo ba napulot yan? Pilit na pinapakalma ni Troy ang kanyang sarili. He is disappointed. He did everything he can just to find her. Just to clear his schedule for her tapos pagbibintangan siyang may kalandi ang iba? Samantha grinned and clutched her fist. How dare he lie on her face? Kinuha niyang kanyang cellphone buot sa kanyang bulsa at hinanap ang mensaheng natanggap niya sa isang unknown sender. Hindi na siya nagsalita bagkos pinakita niya kay Troy ang litrato. That's... Who sent you that? See? You're lying. It's obvious that this photo was not edited. Samantha, it's not what you think it is. Then what? It's so clear. You're kissing this bitch. We did not kiss each other for Pete's sake, Samantha. Eh, anong ginagawa niyo rito? Nagbubulungan? Huwag mo kong pagmukhang tanga, Troy. Hinawakan ni Troy ang mga kamay ni Samantha. Tinignan to ng diretso sa mga mata nito. The girl in the photo is Myrel. She's my ex-girlfriend. We only talked that night. Hindi kami nag-kiss o anuman, Samantha. Troy explained with sincerity. And you want me to believe what you have said? Come on, Troy. Man up. Admit it. Baka mapatawad pa kita kapag inamin ko agad. Inayos na asik ni Samantha. Samantha, umalis ka na, Troy. Kung mahal mo pa si Myrel, pursue her. Hindi kita pipigilan kung yun ang kasasaya mo. Paano mo nasasabi ang mga yan, Samantha? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi umimik si Samantha. Lumipas ang 1 minutong katahimikan. Nang maalala ni Troy nandoon si Tin sa H Club, nang gabing iyon nagkaroon siya ng pag-asa. Pinaniwalaan ni Samantha ang kanyang best friend. Kung ayaw mong maniwala sa mga sinasabi ko, then let me call someone who was there that time. I'm going to call Tin. Siya magpapatuloy na walang namagitan sa amin ni Myrel ang gabing yun. Pero kung siya nga, bakit kailan pa niyang gumamit ng ibang numero? Kung totoo man ang sinabi ni Troy, anong rason ng kanyang kaibigan na si Tin para sinayin ang relasyon nila?
Tanging si Troy ay iatin lamang nakakalam sa kanyang bagong mobile number. Umiling si Samantha para burahin ang mga bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Itadala sana ni Troy ang numero ni Tin nang bigla siya pinigilan ni Samantha. Don't call her. Naniniwala na ako sa mga sinabi mo. Samantha cannot understand why she said it. She is doubting Troy's statement pero takot siyang malaman ang totoo. Niyakap siya ni Troy. Thank you. Thank you for having faith in me, Samantha. Hindi ako magsasayang ng oras na hanapin ka kung lulukohin lang naman kita. Matagal nang walang kami ni Myrel. What happened that night was just closure between us. Mahal na mahal kita, Samantha. Tila napipesa Samantha. Hindi niya masagot ang mga sinabi ni Troy. Ngayon sa mas naliwanagan, ginamit niya lamang na dahilan na natanggap niya mensahe para magkaroon siya ng dahilan na pagbigyan si Dave. Ramdam ni Troy na may nagbago pero hindi niya isusuko si Samantha. Kitang-kita sa kanyang mga matang determinado siyang agawin si Samantha kay Bustamante. Niyakap siya na mahigpit na Samantha. Kung may nagbago man sa naramdaman mo, handa pa rin ako ipaglaban ka. Hindi ako basta bibitaw. Tuturuan kitang mahalin muli ako. Troy thought. Kumulo ang dugo ni Dave na makita niyang nakayabos si Troy sa kanyang asawa. Hinawakan niya mga kamay ni Troy at inalis iyon sa likod ni Samantha. Nagsalubong ang mga kilid ni Troy at tinapon ng matalim na titig si Dave. Troy's face turned red. Ano bang problema mo, ha, Dave? Dave put Samantha behind him before he replied. You're my problem. Don't touch my wife again or please. Or else? Hinawakan ni Samantha ang kanang kamay ni Dave at pinisil ito. It is a way to stop Dave from speaking. Or else what? Inis na asik ni Troy. Inilis ni Dave ang kamay ni Samantha at tumakbang palapit kay Troy. Or else you will lay on a hospital bed in an instant. Bulong ni Dave. Tumingala si Troy at saka siya tumawa ng malakas. Agad din naman naging seryoso ang kanyang mukha. I'm sorry but your words did not even scare me. Nang makita ni Samantha ang parehong nakakayom ang mga kamaon ni Dave at Troy, mabilis siyang pumagitna sa dalawa. Subukan niyo mag-away. Lalayasan ko talaga kayo. Hindi pa rin maawat ang titigan ng dalawa. Bumuntong hininga sa Samantha. Hahakbang sana sa palayo sa dalawa na hawakan ni Dave ang kanyang kaliwang kamay. Hawak naman ni Troy ang kanyang kanang kamay. Let me go! Mariing utos ni Samantha. Sa halip na bitawan ng kamay ni Samantha, lalo pang hinigpitan ng dalawa ang pagkakahawak dito. Muling nagpakawala ng malalim ang buntong hininga sa Samantha. Halinhina niyang tiningala ang dalawa at tinapon na mabagsik na mga titig. Magkasabay na bumitaw sa kamay si Samantha, sina Troy at Dave. Lumakad si Dave patungo sa may water jug para uminom ang lamig na tubig. Samantalang kinuha naman ni Troy ang kanyang maleta at tinakyat sa kwarto ni Samantha. Agad na nanlisik ang mga mata ni Dave na makita ang ginawang iyon ni Troy. Alisin mo ang mga gamit mo sa kwarto namin. Maotoridad na utos si Dave kay Troy. Ngumiti lang si Troy at pagkatapos umupo na sa may hagdan. Aalisin mo? O gusto mong itapon ko sa labas ang maleta mo? Nagiinit na ang mga kamaon ni Dave. Gusto na niyang manuntok. Lumalabas na ang mga ugat sa kanyang mga braso. Kung kaya mong itapon, edi sige. Nag-aamok na hamon ni Troy. Naglalakad na si Dave papunta sa may hagdan. Inawat sa ni Samantha. Dave, hayaan mo na muna. Let him stay with us within a week. Naulit niya sa akin kanina na isang linggo pa bago siya kaunin ng private plane niya rito. At naniwala ka naman. Samantha, akala ko ba galit ka sa lalaking yan? Bakit parang hindi naman? Wow, nakakahiya naman sa'yo na isang batikang babaero. Singit ni Troy. Hindi na nagsalita si Dave. Pinatikim ng malakas sa sundok si Troy. Hindi na napigilan ni Dave ang pangangate ng kanyang mga kamao. Napahawak sa dumudugo niyang labi si Troy at pinahid ang pulang likido. Napatakbo naman agad si Samantha sa direksyon ni Troy para tingnan ang kalagayan nito. Mababakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ano ba naman, Dave? Mahirap pang intindihin ang sinabi ko kanina? Hindi mo ba kayang pigilan ang init ng ulo mo? Samantha, ginusto niya yan. He's asking for it. E binigay ko lang. Mamaya tayo mag-usap. Inalalayo ni Samantha paakit ng kwarto si Dave. Dinig na dinig ni Dave ang usapan ng dalawa. Humiga ka muna. Kukuha lang ako ng yelo sa cooler. Napasuntok sa hangin si Dave. I was so close. Samantha already gave me signs that she likes me too. Tapos biglang sumulpot itong Troy Simeon na to. Sigaw ng isip ni Dave. Bago pa man makababa ng kusina sa Samantha, lumabas na si Dave ng kubo para magpahangin. Alam niyang hindi lang ganun ang kaya niyang gawin kay Troy kung hindi niya papalamigin ang ulo niya. Na makababa sa Samantha ay may kusina, napansin niya agad na umalis na si Dave. Saan nagpunta ang asawa ko? Did I just call him my husband? Thank you. Malumanin na sabi ni Dave habang nakatingin sa maamong mukha ni Samantha. Nakahigasi sa kandungan nito habang dinadampian ng yelo ang kanyang labi. Wala to, maliit na bagay. Kaya hindi ako takot na masakta ni Dave eh.
Alam ko kasing nandyan ka para gamutin ako. Pasensya ka na ha. Alam kong pagod ka sa biyahe tapos kamao pa ni Dave ang sumalubong sa'yo. Nakayo kong sambit ni Samantha. Expected ko na yun. You don't need to apologize. Hindi naman ikaw ang nanakit sa akin eh. Iniangat ni Samantha ang una ni Troy para makatayo siya. Kumuha ng isang una at doon niya pinahiga si Troy. Alam niya kasi ang magiging reaction ni Dave kapag nakita nito na ganoon ang kanilang pwesto. Pamihado magkakagulo na naman kapag nagkataon. Masakit pa ba? Samantha asked in a worried tone. Ikaw? Kumunot ang noon ni Samantha. Sa halip na sagutin ni Troy ang kanyang tanong, binatulin siya nito ng isang tanong na hindi niya maintindihan. Ha? Tanging salitang namatawi sa bibig ni Samantha. Ikaw, hindi ka ba niya sinasaktan? Umiling lang si Samantha bilang tugon. So, he really likes you. Hindi ang mimik si Samantha. Magpahinga ka na muna. Alam ko na pagod at puyat ka. So, question ni Samantha. Do you like him? Nasamit si Samantha sa tanong na yun ni Troy. Mayugasin pa pala ako sa baba. Maiwan na muna kita. Binalot ang kalungkutan ng mga mata at puso ni Troy. Napakayumang kanyang kamao pero hindi yun ang oras para sumuko siya. Naniwala pa rin siyang may kaunti pang pagmamahal na natitira sa puso ni Samantha na nakalaan para sa kanya. Hanggat hindi sinasabi ni Samantha na mahal nito si Dave, hindi siya papatalo. Dalas-dalas sa pamanaog sa Samantha sa may kusina, huminga siya ng malalim at pumikit. Bakit ko iiwasan ang tanong na yun na Troy? She thought. Inaliw niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglilinis ng bahay. Halos na isaayos na niyang lahat. Magsasaing na sana siya para sa kanilang tanghalian. Kaso, shit! Wala na nga pala kaming panggatong. Kinuha niya ang sako at itak. Nagsuot na rin ang sombrero at long sleeve. Napangiti siya nang marinig niyang humaharok na si Roy. Naalala niya ang mga gabing katabi niya itong matutulog. Nauna ito palaging makatulog kasi sa kanya. Tulad niya, malakas din itong humarok. Lumakad si Samantha palabas ng kubo at sinara ang pinto. Nang may kumaluskos buhat sa kanyang likuran, mabilis siyang pumihit at iniarong hawak niyang itak. Dahan-dahan niyang ibinaba ang itak na makita niya si Dave. Nanlalaki ang mga mata nito at hanggang ngayon, nakatingin pa rin sa itak na hawak niya. Papatayin mo ba ako, Samantha? Asik na Dave nang inagpupunas ng kanyang malalamig na pawis. Halos mapatalan at mapasigaw siya ng aruhan siya ng itak ni Samantha, pero tila naging pipisiya sa sobrang kaba. Sorry, ikaw kasi ayaw mong iimik eh. Saan ka ganang galing? Nagpahangin lang. Nabaling ang tingin ni Dave sa hawak na sako ni Samantha. Makangahoy ka ba? Tumango si Samantha. Sige, sasamahan na kita. Si Troy pala. Ayun, natutulog sa itaas. Napagod sa biyahe. Siya nga pala, pwede ba ako mag-request sa'yo? Biglang lumiwanag ang itsura ni Bustamante. He displayed his sweetest smile before he replied. Anything, Samantha? Kaya kong gawin lahat para sa'yo, mahal kong asawa? Yumuko pa ito na para bang isang taga-silbi ng isang reyna. Pwede bang wag na kayo mag-away ni Troy? Please lang wag ninyong sirain ang mga gwapong mukha ninyo. Hindi malaman ni Dave kung matutuwa ba siya dahil tinawag siyang gwapo ni Samantha o mainis dahil tinawag nito itong gwapo si Troy. Hindi ko siya awayin kung hindi niya uubusin ang pasensya ko. Bulong niya. What did you say? Pwede bang laksan mo ng kaunti ang boses mo para maintindihan ko ang sinasabi mo? Sabi ko. Gawin ko ang makakaya ko para magtimpi, pero hindi ko maipapangako na hindi kami mababangayan. Alam mo namang ikaw ang dahilan kung bakit hindi kami magkasundo, hindi ba? Humigpit ang kapit ni Samantha sa kanyang itak. At ako pa talaga ang isasangkalan. Isalitong may iksi ang pasensya, Samantha thought. Nang kukuhanin ni Dave ang sako sa kamay ni Samantha, biglang bumukas ang pinto. Ay, demonyo! Sigaw ni Dave. Napalingon si Samantha sa kanyang likuran. Nakatayo na ron si Troy habang nagkukuskos sa kanyang mga mata. Gulo ang buhok nito pero lalo lamang itong pumogi sa paningin ni Samantha. Ang bilis mo namang matulog. Dapat di ka na nagising. Bulong ni Dave. Anong sabi mo, Bustamante? Kulot noong tanong ni Troy. Sabi ko, bakit bumangon ka kaagad? Pagod ka pa, di ba? Tulog ka ulit. Namilog ang mga mata ni Dave na makita niyang kinuha ni Troy ang sako kay Samantha. Mabilis niyang hinanggit iyon kay Troy kasabay ng paghawak niya sa kamay ni Samantha. Let's go, Samantha! Nagtaka si Dave nang hindi umalis si Samantha sa kanyang kinaroonan. Nang lingunin niya ito'y nakahawak sa isa nitong kamay si Troy. Ngumiti pa si Troy sa kanya para asarin siya. Napapikit si Samantha dahil pinag-aagawan siya ng dalawa. Pagkakahilan ni Dave sa kanya, hihilahin naman sa pabalik ni Troy. She's going with me. Wika ni Dave. No, sa akin siya sasama. Kiit ni Troy. Patuloy sila sa paghihilahan. Namumura na mukha ni Samantha dahil sa pagkainita. Makangahoy kami. Matulog ka na lang. Bitahan mo lang kami ni Samantha. Hindi Dave, kami makangahoy. Ikaw matulog at mukhang kulang ka na naman sa tulog. Tumigil sa pagbabangay ang dalawa nang biglang sumigaw si Samantha. Magsitigil nga kayong dalawa.
Bitawan nga ninyong kamay ko. Tulo lang binitiwan ni na Dave at Troy ang mga kamay ni Samantha. Padabog na naglakad patungo sa kakahuyan si Samantha. Silinda naman agad sa ng dalawa habang nag-aasaran sa kanilang likuran. Sa tuwing haharap siya kina Dave at Troy, tumitimo na ang mga ito. Dahil ko pa may alaga mga sanggol. Diyos ko! Sigaw ng isip ni Samantha habang umiiling-iling siya. Nang makarating ang tatlo sa kakahuyan, agad na nagpakitang gila sila Dave at Troy kay Samantha. Meron silang dalang tag-iisang sako. Lingid sa kalaman ni Samantha na pagkasundo ng dalawa, kung sinong una makakapuno ng sako ng mga panggatong, siyang tatabi kay Samantha sa kwarto. Paglubog ng araw, at ang matatalo naman ay sa may bangko sa kusina matutulog. Napaawang ang bibig ni Samantha na makita niya kung gaano kataas ng energy ng dalawa sa pangangahoy. Umiling siya at lumakad sa ibang direksyon. Narinig din na siya sa bangay ng dalawa. Nagbibilang ang mga ito sa tuwing magkakapaglagay ng panggatong sa loob ng dala nilang sako. Nahipan yata ng hangin ng mga ulo nila. Diyos ko, bahala nga kayo dyan. Aniya habang naglalakad pareho sa dalawa. Sobrang focus na Dave at Troy sa pangunguha ng kahoy. Hindi ba lamang nila napansin na nag-iba ng direksyon sa Samantha? Sisiguraduhin kung sa kusina ka matutulog mamaya, Mr. Troy Simeon. Unang gabi ko ngayon sa isla. Hindi ako makakapayag na hindi ako makakatabi ni Samantha sa pagtulog. I will make sure mamamatay ka sa inggit, Dave Bustamante. Halos nangangalahati ng laman na sako ni Troy. Samantalang kay Dave, konti pang laman. No! Hindi ako magpapatalo sa iyo, Troy. Baka kung anong gawin mo sa asawa ko kapag ikaw ang nakatabi niya mamaya. Nagulat si Troy na makita niyang umakyat sa puno ng artus si Dave. Hoy Dave, huwag kang madaya. Ang usapan natin, mamumulot tayo ng mga tuyong sanga. Hindi mamumutol. Bumaba ka dyan. Ines na asik ni Troy. Sinabihan ba niya ako na mandaraya? Bulong ni Dave. Hindi na nagdalawang isip si Dave. Mabilis siyang bumaba sa puno ng artus at nag-isip na ibang paraan para makakuha ng mas maraming tuyong sanga. Hindi ako mandaraya. Patutunayan ko sa iyo, Troy, na kaya ko manalo sa malinis na paraan. Pumikit si Dave. Inisip ko saan sila palaging nangangahoy ni Samantha. Lumingali nga siya at wala pang ilang minuto na pansin niya agad na wala roon si Samantha. Samantha? Saan ka nagpunta? Tura niya sa kanyang sarili. Ano ang mangyayari sa panligo ni Dave kay Samantha ngayon nagkasama na sila ni Troy? Mahal pa kaya ng dalaga si Troy? Ito pa rin ba ang pipiliin niya o ang lalaking unti-unti nagbabago dahil sa pagmamahal sa kanya? Yan po ang ating aalamin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat!